Wuhoi! Happy 2023 ulit, guys. Nasa January pa din tayo. At syempre, usapang reality shows pa din. Bukod sa Survivor 43, nagkaroon din ng The Amazing Race 34 naman, na natapos din last month, December ng 2022. At this time, hindi ko alam kung lahat tayo, lahat ng guests dito sa podcast na to ay pro Clairek X, ang ating favorite from Big Brother 23 na si Derek X at si Claire ay sumali dito sa season na to ng The Amazing Race 34. Tama ba? Agree o hindi? Sige na nga, agree. Sige na. Feeling ko si Fortis hindi. Welcome to the Boy Podcast. Ang episode natin ngayon ay Clairek X Supremacy, The Amazing Race 34 Review. Sa episode na to ay pag-usapan natin yung kababalik lang na season ng The Amazing Race since yung last season nila ay naputol. Natapos naman yung last season pero naputol siya dahil sa COVID. And this time, parang inedit nila ng konti yung laro para pwede pa rin siyang ituloy kahit na pandemic. The Wuhoi Podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and Amazon Music. Visit podcast.wuhoi.com for more info. Ayan, kasama pa rin natin sa episode na to, Ian. Hello po, si Ian. Yun lang. Go Fortis. And Fortis, go. Hello po, babalik po ako. Sana makintry ko kayo sa pakikinig sa episode na ito. Oh, this time, simulan natin sa ano? Sa nangyari since nagkaroon nga ng COVID. Anong masasabi nyo sa... Tama ba? Ito yung first season na ginawa, na alam na nila na may COVID. Yung yes, previous season, di ba, parang nahati na parang akala nyo walang COVID at biglang nag-COVID. Yes, so this time, marami silang binago sa season na to. Medyo... Sobrang dami. Wala na yung agawan ng flights. Dahil sabay-sabay na kayo sa isang eroplano, chartered jet, tapos magte-teleport na kayo doon sa next na lugar. Di ba ganun? Tapos hahatiin na lang kayo ng team A, team B, team C na may pagitan ng mga 15 minutes or 30 minutes. Depende kung saan yung layo nyo. Yes. Anong masasabi nyo doon sa change na yun? Well, sobrang laking part nung game, nung Amazing Race yung nawala dahil dun sa chartered flight. Kasi isa yun sa mga ano eh, masukat yung laro mo dun sa Amazing Race kung paano ka makaawa sa makinin ng tickets, chance passengers, mga ganun. Parang dun nasubok din yung anong klaseng race yung pala yung gagawin mo para lang maka-ahead or maka-join mo sa mga majority meetings. So yun, kaya malaking aspect ng game yung nawala dahil dun sa chartered flights. Ikaw, Ian. So, ayun nga, as an Amazing Race fan. Well, medyo nabawasan ng thrill. Pero understandable naman kasi nga COVID-19 era. So, para lang magkaroon ng season ngayong year, okay na ako doon. Isa pa is, di ba, hindi lang chartered plane, parang lahat sila self-drive na. So, except doon sa isa na nasa train sila. Ah, iyon. Sa desierto. Kasi wala naman talaga atang may lisensya para doon. Tsaka scripted yung part na yun. Super. Yung mga kabayo. Ay, camel ba yun? To be fair, isang first din yun na pumunta sila sa Jordan. So, okay lang na paghandaan ng sobra. Pero, ayun nga, sa mga chartered plane and self-drive, parang nawala ng risk. Parang lahat sila kampante na pagpapunta kung saan-saan. Maliban na lang kung hindi ka marunong drive ng stick tapos sa maps. Well, yun nga. Naging, yun yung mga drama ngayon eh. Hindi yung mga visit sila sa taxi, yung mga ganun. Wala masyado. Yung magpapagas. Oo. Pero bukod doon, walang ano ngayon. Walang, may Asia, pero wala nung banda sa atin. Walang China, Japan, okay. Korea. Walang Southeast Asia. Walang... Sobrang lapit lang. May Africa ba? Wala. Walang Africa and walang South America, di ba? Parang iniskip nila lahat yon. Kaya mostly European countries, yun Jordan, tas balik sa Europe. Parang ganun yung nangyari, di ba? Mm-mm. So, ayun.
Tapos na. Okay, ito yung una kong tanong. Sino ang ano sa first impression ang inyong favorite team? Meron tayong 12 teams ngayong season. Sino kaya? Well, ako, hindi ko na papatagalin pa si Derek X and Claire dahil napunod ko na sila sa Big Brother and sa The Challenge din si Derek. Pero aside from them, ang tumatak sa akin is si... Hindi ko alam kung bakit, pero si Glenn din Lumumba. Ang laki kasi ni... Ang laki kasi ni Glenda. Hindi ko alam kung malaki si Glenda o maliit si Lumumba. Hindi, pero parang yung parang yun yung mapapansin mo sa kanila, yung wife ang tangkad. Oo, parang unique pa. 'Di ba? Ikaw 40, sino sa iyo? Napanood mo ba yung ano, yung Big Brother 23? Ako hindi. Hindi ko napanood. Okay. So, kung titingnan mo siya nang hindi mo napanood yung Big Brother 23, may effect ba sa'yo yung ano, pagsali ni Derek X tsaka ni Claire? Ano, nagkaroon naman kasi magiging aware ka naman na ano, na nasikat sila from other reality show, ganyan. So, parang season 31 yung may nag-guest din mga Big Brother, di ba yung ano, reality show daw. So, parang naging exciting siyang panahon sa alam. May Survivor, may series. Tapos, parang excited kasi parang yung mga reality show na ginawa ng CBS sa isang amazing race. So, kaya, naging interesting din na naglalagay siya ng mga other reality show contest. So, hindi na naman bago rin sa akin na may sumasaling Big Brother. Di ba? Isa sa mga favorite. Pero ang dalas ng mga tiga Big Brother sa Amazing Race. Actually, second na to eh. Second na ang nanalo ay ano, tiga Big Brother. Si, ano pangalan nun yung dalawang team? Eh, yung si Jessica and Cody. Nanalo sila last time. Tapos same na same yung dito na sa mga nakikinig ngayon, spoiler alert, si Derek X at si Claire nga yung nanalo sa season na to. Pero yun nga, bukod sa kanila, sino yung favorite ko? Ang pinaka napapansin ko yung Moriah lookalike eh. Kasi same season, same na pinapalabas, Survivor and si Rich and Dom. The Amazing Race. May Owen at Moriah. Team joke. Survivor. Team Survivor. Pero ibang tao sila. Pero kasi si sino ba si Rich dito? Yung babae? Yung lalaki si Rich. Yung lalaki si Rich. Okay, so si Dom, kaparehas niya yung hairstyle ni Moriah, yung parang rainbow na dreadlocks. Tapos ang mag-shout out ba sila? Nakalagay kasi dito motivational speaker. Oo, mag-shout out sila. Oo, yun. So, sila meron silang konting ano, na parang ito yung gusto kong team. Tapos, yung pangalawa, siguro si ano, si Aubrey and David. Oo. Kasi mukhang Pilipino si David, pero ang Pilipino pala talaga si Aubrey. So, yun na, alam naman. Pag Pinoy pride, wala na. Yun na yung first choice natin. Ayan. Ikaw lang. Ikaw, Fortis, hindi mo pala nasagot ng ano. Alam mo. Alam ko si Sherrick yung favorite mo eh. Yung favorite contestant ko talaga nung, ano pala, episode 1 pala, magkapatid, si Michael and Marcus. Akala ko si Emily and Molly. Gusto mo yung mga ganun? Yung mga parang ang gagaling na... Super ano? Obvious na magaling. Magaling, tapos biglang hindi aabot sa final 3. Hindi, ano kasi, yung first episode, parang, yung first few episodes, parang, di ba, hindi sila ganun ka-perfect sa challenges, pero once na yung ano, navigation, talagang parang walang nakatalo sa akin. And, yung nga lang, nagkaroon siya ng bandang struggle ng Spain. Kasi ang rival nila dito yung kambal naman si Emily and Molly, di ba? Tapos si parang sabay silang yun ng ulelat bigla sa bandang gitna ng season. Parang naalala ko sa kanila si Jet and Cord. Hala, ayoko na. Isa sila sa favorite. Ako, ay, di ba? Bye po. Hindi ba? Hindi ba? Gusto ko siya. Gusto ko siya. Hindi, sige, si ano na lang. Mas realistic si Mark and Rob Wilson na lang. Ayun. Ayun, pwede pa. Yung parang alam mong malakas na team, pero parang wala silang... Yung parang tinatanggal nila yung excitement na
na ay sana kayo manalo, ganun. Ganun yung na-feel ko sa team nila eh. Yung parang, ay sila na naman. Ay sige na nga, sila naman nanalo. Sila naman nanalo, pero at hindi pala. Tada! Pero ano, anong reactions, ano? Yung... Pero ikaw naman. Yung nahulog sa, ano ako? I mean, kanya-kanya naman tayo ng mga favorites dito. Sinong nahulog sa kanal? Anong say mo? Nahulog sa kanal? Si Lumamba. Ano si Lumamba? Tsaka si Grenda. Yung sa kotse. Ay, yung sasakyan nila. Yung sasakyan nila, oh. Ano? Kasi yun nga, balik muna tayo dun sa ano, sa COVID. Kasi... Pinakagusto kong contestant ko po ng aming singres, si, ano, si Rob and Amber. Charis. Seryoso? Ito ba? Ito ko. Hindi pa nanonood Amazing Race nung nag-guest sila doon. Medyo hindi sila nanalo. Hindi sila magaling doon sa All-Stars tsaka doon sa original season nila. Hindi nga. Natalo sila yung Charlotte Mayer na. Ay. Oh, nang season ko ng Amazing Race sinapanood yung ano. Pero kasi sobrang celebrity sila ng reality shows. Okay, next. Pero balik muna tayo sa sir, ano, sa Amazing COVID. Race 34. Yun nga sa COVID. Balik tayo doon sa COVID. 'Di ba nung previous season, nagkandaloko-loko na yung ano, yung part na biglang nagka-COVID, tapos after ilang months kailangan nilang bumalik. Although yung iba ayaw na sumali ulit. So ano nangyari? Yung mga na-eliminate binalik. Yes. Tapos parang nag-reset na lang sila ng laro, ganyan. Pero dito sa season na 'to, ang effect ng COVID ay merong isang team na nagka-COVID tapos automatic sila natanggal. Si yes. Abby and Will. Ano sila? Childhood sweetheart sila, Abby and Will. Tapos yung parang teaser dun sa end ng episode bago nga sila sinabi na na-disqualified sila dahil nagka-COVID. Medyo kinabahan kayo dun, no? Na ang inisip nyo parang merong mas magaling na team na biglang nagka-COVID. Oo. Sino ba naman hindi mabibigla dun? Kasi malay mo, yung magagaling na team sa COVID lang matatalo. Mm-hmm. Yun talaga yung ano eh, yung dala ng COVID. Pero tingin nyo nagre-record na ba sila ng new season or wala pa? Wala pa. Medyo ano no, medyo, dati kasi, nalala ko sabay na, nag-premiere ang Amazing Race tsaka yung Survivor. So, medyo na-delay na ng 10 season itong The Amazing Race. Dahil nga, hindi ko alam kung hindi siya kasing successful ng Survivor sa viewer. So, parang imbis na twice a year, nagiging once a year na lang siya minsan. So, ngayon nasa season 34 na nga tayo. And meron pa rin mga bago na nangyayari. Yun nga. Totoo ba yung Jordan, first time nila? Oo, first time nila si Jordan. Tsaka yung 12 players, madalas 11 lang, di ba? Madalas 11 kaso lang, first time din ito na walang non-elimination leg. Oh, okay. Ayun, so yun nga yung isa, yung... Lahat sa si ano, napredict nila magkaka-COVID yung isa for the drama. Kaso ano, scripted din nagka-COVID. And like dun sa yung pinadami ni Ian na Australia, ano, at naka-break pa yung mga ibang may COVID. Although ano, ginawa nila yun, yung sa Australian The Amazing Race. Ano? The Amazing Race Australia. Hindi, ang nangyari kasi doon is, okay lang sana kung katulad nito na isang team lang yung nagka-COVID. Eh, ang nangyari doon is, parang nung una, parang lima sila agad na nagka-COVID. So, alam naman Ano nangyari? Pinostpone nila ng ilang days, ganun? Hindi nila pinostpone. Yung mga hindi nagka-COVID, tumuloy pa rin, pero parang after 3 episodes, bumalik yung 5. Tas, nung wala silang ginagawa? Oo, tapos ang ginawa lang nila is parang speed bump. Tapos yung mga natanggal dun sa 3 episodes na yun, wala na, hindi sila binigyan. Wala na, natanggal na. Pero ang nanalo, paano yung ano? Yung nanalo ba ay galing doon sa mga nagka-COVID? Luckily, ang nanalo is never nagka-COVID. Okay, okay. So, hindi siya yung parang feeling mo na dinaya. So, ano naman, deserve. Mm-hmm. Ayan, pero speaking of first, syempre nagkaroon din tayo nung first time na merong, ano tawag doon? May word sila doon eh, yung episode 1. First time na hindi sa USA ang start. Oh, ayun. Bukod sa first time na nagsimula yung leg. Tama ba? Totoo ba yun? Oo, tama. Sa Germany. Na oo. Tapos ang tawag nila dun sa first episode first ay... Yung scramble. Scramble. Yan. Kasi magluluto sila ng... Scrambled eggs.
Hindi, joke lang. Yung parang ang mangyayari dito is pipili ka ng tatlong challenge, yung order kung paano mo sila tatapusin. Tapos, pag ikaw ay nangulelat, ikaw ay matatanggal. Ganun, di ba? Yes, choose your own pa. Tapos, syempre dito pa lang, Derek and Claire na yung panalo. Tapos, sobrang ano na yun. Hindi naman sa sobrang gusto ko sila manalo, pero galing lang kasi. Pero bias talaga eh. Sobrang bias yung title nga ng episode natin, Supremacy. Ayan, pag-usapan natin yung mga players. Sino mga nakakainis dito sa season na to? Okay, nakakainis. Siyempre, magsimula tayo sa pinaka-nakakainis. Yung mag-ama. Ay, sorry. Feeling ko na damay lang yung tatay niya. Feeling ko yung pero anak yung anak lang talaga. Linton and Sharik. Medyo snowflake si ano, si Sharik. Alam, di ko alam yung snowflake. Di ba meron sa Netflix yung Snowflake Mountain? Yung mga teenager na ayaw ay gumawa ng kahit anong... Okay. Yung pag ayaw na nila, give up na lang. Ganyan. Parang medyo ganun yung ginawa ni Sharik dun sa second to the last episode nila. Medyo nag-ano siya. Drama siya sa tatay niya. Na medyo nakakaawa dun sa tatay niya kasi parang halatang gusto niyang maglaro eh. Kasi ito parang, dalhin niyo na ako sa New York. Gusto ko na umuwi. Ganyan. Nakakain niya sobra. Ang daming slot. Ngayon nga eh, di ba? Yung ngipin ni ano, nung isa dun sa... si Tim, si Rex. Pag nagsasalita siya, parang mahuhulog. Kunting ano na lang. Grabe ka naman kay Rex. Okay, ako joke lang. Wala naman ako talaga. Ano? Parang ayaw na ayaw talagang naging team talaga kasi parang ano eh, not sila naging medyo okay sports sila lahat ngayon ano. Oo, ano, medyo sports naman. Pero ano, kung tipong ano. Meron ka bang team na parang yung, ay sana hindi tayo manalo. Wala naman, walang ganyan. Sana hindi manalo. Ano, yung kumpas. Ay? Ayaw mo kay Emily and Molly? Hindi, hindi mo. Ano, parang naging ayaw ko lang yung naging story nila na yung, di ba yung pili yung isa ganyan. Parang, parang mas underdog win nga yun eh. Ayaw mo ng underdog win? Hindi naman. You know, wala feeling lang yung mapiling ano eh. Ah, okay. Ayaw mo lang manalo yung isang pilay. So, discrimination sa mga pilay. Oo, ganun. Grabe. Grabe, Fortis. Grabe naman. pero ano, kasi I gusto ko sana sabihin si Derek eh, pero alam ko na talagang... Okay lang naman, okay lang naman. Ah, ibig sabihin magaling talaga yung team nila. Then, minsan ano, parang red flag si Claire. Pero ano, parang... umasa akong magkaroon ng chance yung ano, yung couple. Kasi naging maganda rin yung ano nila eh, parang bigyan nilang pagsingit sa top 3, yung si Luis and Michelle. Yung una parang sa paligid-paligid na mas bigilang naging top 3 times silang nag-top 1 eh. Mm, 3. Same ni Derek and Claire. Yes. Ay, hindi. 4 times si ano. Derek and Claire. Dahil nanalo sila dun sa... Hindi. 5th na yung panalo nila mismo. Sure ba? Nakatingin ako sa Wikipedia. Nakatingin din ako ngayon. Oo, hindi na ako. Walang kulay yung first half. Kasi hindi naman daw considered na ano. Ay, well. Kasi super leg. Ay, ano siya? Oh, mega leg nga. Mega leg pala. Ano ba yung source natin? Wikipedia? Ano naman to? Fandom.com. So, ayun. Bukod sa mga players, sa lugar naman tayo magpumunta. Ano yung mga favorite nyong napuntahan nila ngayong season? Although, limitado parang Europe at Jordan lang. Go for it. Go muna. Nag-iisip ako. Tapos biglang favorite niya yung, ano, yung USA. Yung bintahan ng guitar. Oo, yung sa ano. Sa akin, sige ako muna. Gusto ko yung ano, yung... Ano yan yung... Wala pala sagot. Yung sa Jordan kasi parang... Ano eh, parang masyado nang halata yung... Yung parang hindi siya masyado nakakaligaw. Yung parang alam mo kung saan... Tuturo nila sa'yo kung ano yung landmark. Pero kasi pag dun sa Germany, Austria, ganun, sa Europe, parang pare-parehas lang yung mga lugar. Pag hindi tourist spot mismo. Oo, tas di ba kayo pa yung magdadrive? Tas parang ang mangyayari, maling stop, ay maling, ano tawag dun? Maling turn lang. Mo lang. Oo, maling turn mo lang, ikaw na yung mga ngulela. So yun, sa akin siguro yung ano. Ay, wala pa din. Iceland na lang. Parang kung sa ano, travel, Iceland yung gusto. Tsaka ano, ang saya nung ano doon, yung spelunking ba tawag doon? Oo, spelunking. Yung parang tatalon ka sa mga kuweba-kuweba at tas yung parang waterfalls. Oo, so yun ang gusto mo. Sa Iceland yun, di ba? Oo. Pero sa Iceland, meron pa silang isang task na
lalangoy lang din sila tapos magbabasa sila ng mga ano sa ilalim ng tubig. Pares Iceland yon. Yes. Oh yun, yun yung gusto ko kasi ano siya, yung parang nakakapagod siya na pag may, hindi mo pinagana yung utak mo, ulitin mo siya tapos mapapagod ka lalo. Yun, ganun yung mga gusto kong challenge. Yung sa France, yung ganda yung mga parang scenery sa mga pinakita niya, mga episodes na yun. Although, dalawang pit stop lang siya sa France, di ba? After nun, nag-Spain na sila. Yeah. France, yun sa France? Aling part doon? Kasi parang tatlong pwede sila na sa France. Yung ano, yung mismong place na mga pitanil pa yung sa yung church nung pinunta nila. Tapos ah, yung sa Game of Thrones, yun ba yun? Yung pinaka-castle, yung medieval castle. Or yung sinasabi mo, na-enjoy mo lang talaga yung... Hindi, yung tipong ano lang. O, yung place na, yung tipong as a whole lang. Okay. Kasi kung challenges kasi, yung gusto ko yung sa Spain eh, kahit... Ano din, yung nagluto sila nung ano? Kahit nung malilat. kahit nung malilat yung gusto on team. Yung sa Spain, tsaka yung ano sa... Ano magandang challenge sa Spain? Yung nagluto sila nung sardinas. Tapos yung nag-bike din sila, yung gano'n. Tapos, sambang leg yung ano, yung naging reason ng pagkabihay nila Marcos, yung sa picture-picture. Yung inaalis sila yung sa Spain yun, ng... yung may painting. Ah, sa Spain na yun. Oh, yun na. Oh, kaya, kasi parang ano eh, parang summer nung yung lugar na yun eh. Yes. Kaya okay din yung mga challenge sa Spain kahit hindi ganun naging maganda yung resulta. Tsaka yung roadblock dun, di ba? Yung isang roadblock, yung magkalaad sila sa... Oh, yung sinigawan ni Claire si ano, si Aubrey. Binuboost ka na nga, sinigawan mo pa. Medyo ano yun, no? Red flag. Pero okay lang. Under pressure. Sorry pa. Okay. O go, Ian, ikaw naman. Para kasi sa akin, super yung Iceland na yung pinaka-peak eh, nung kanilang mga napuntahan eh. Pero as a runner-up, okay na ako dun sa ano, dun sa Ducati. Sa Italy? Italy ba yun? Oo, in Ducati, pati yung kanilang challenge na mag-a-assemble ng Ducati na motorcycle. Mm. Parang dun ka lang makaka... Kung wala ka talagang Ducati, dun ka lang makakaano. Asa ano, yung mahilig sa motor. Oo. Sa akin kasi medyo walang... Ay. Pero parang ang dali nung task na gagawin nila. Hindi lang marunong gumamit yung iba ng ano, nung tools. And iba yung pag-ano talaga ng Ducati na motor eh. Mm-hmm. Super intricate. Ah, ibig sabihin maling screw, mali lang ma-screw mo, wala na. Oo, parang may mag-overlap, mali lang itaas yung ilagay mo sa taas. Saan bang bansa yung ano, yung roadblock na Mali Family Tree? Sa ano? Ano? Sa France. Tapos yun, diba? Yung parang... Yung puro flag. Tapos yung may castle silang pipiliin. Tapos yung castle, tapos may mga malalaking flags doon. Mm-hmm. Tapos kailangan nilang i-ano yung mga pangalan. Hindi ba ano yun? Mukha lang siya mahirap, pero kumari same yung apelido. Same na din yung family. Or iba yun? By person yung huhulaan mo doon. Hindi ko nakita yung ano eh. Kasi parang may... Di ba may ano, yung family tree nga. Tapos parang same lang yung iba doon. Nakikita ko parang... pagtatay tas yung anak niya, same lang yung nagiging kulay ng flag. Pero baka nga naiiba. Oo, hindi natin alam. Kasi ang layo nung... Saka ang dami nila. Sa Austria ba, anong ginawa nila? Sa Austria, ang ginawa nila is nag... Sayaw, yung nagsayaw sila sa town square. Parang puro sayaw nga yung mga challenge dito sa season na to. Paano ba naman? Ang daming dancer na kinas. Yung sa Jordan, nagsayaw sila. Tapos, two times lang pala. Parang musically inclined karamihan. Oo. Tapos yung final challenge pa sa US, yung tatapa ka sa ano, sa piano, di ba? Ah, oo. Yung sa Austria pala is ano, ang una nilang ginawa is yodeling. Ah, okay, tapos okay. Susunod is yung dance versus yung cups, yung bells. Yun, so grabe. Kapag musically inclined ka, go na sa episode 2, panalo ka doon. Pero kung ano no, hindi ba nakaka-board ng konti? Puro Europe. Kaya ba na-board kayo nung season? Parang except Jordan, Iceland,
parang yung Spain naman medyo ano, medyo parang tropical. Pero yung France, Italy, Austria, parang medyo ano, medyo puro parang Europe nga na lugar. Boring yung challenges. Oo, totoo. Kasi medyo nasanay ako sa mga challenges na kailangan mo ng ibang tao. Kunwari, yung mga challenges na kailangan mong magbenta nito sa 20 na tao, yung mga kailangan... Dito kasi parang iniwasan lahat ng tao eh. Oo, iniwasan lahat ng tao as possible. So parang nakabis lang talaga sa skills mo. Naalala mo yung isang challenge na ano, na yung kailangan kabisado mo yung parts of the body in Italian. Oo. Yun siguro kung Italian ba yun or English? English ba? English yun. English lang pala. Italian lang yung nagtuturo. Kaya medyo yung nakakalito. Sa final leg, anong tingin nyo bakit wala final yung leg C-Rex? Ano? Final leg na tayo? Ano? Go. Hindi. Yung sa final, yung finish line na. Yung aside doon sa na-COVID na team, bakit wala yung C-Rex? Yung team ni Darex. Pinaayos yata yung... Siguro matanda na sila. Hindi ko na napinansin yun, yung mga hindi umattend ng finale. Ang napansin kasi natin doon yung dumugo yung ilong ni... yung may dugo sa t-shirt niya. Oh, yun, yung proposal. Tsaka yung dumugo yung ilong na nagpalit daw ng t-shirt. Tama ba? Hindi naman nagpalit. Hindi kasi may mga part na ini-interview sila, malinis yung t-shirt. Oh. Or parang siguro ano na lang yun. Pero yun yung napansin ng lahat. Tapos, alam nyo ba, tinanong ko pa si Derek. Ay, totoo ba? Message ko sa Instagram. Sabi ko, ay, congrats. Ano yung, ba't dumugo ilong mo? Tapos nag-post siya ng stories. Parang kung bakit dumugo ilong niya. Parang dun daw sa finish line dumugo eh. Siguro dahil ano tawag doon? Yung sa weather. Sa weather? Hindi, alam ko na sa pilok na. Ah, talaga? Nasa vlog to ni na Derek X and Fair. So, sa mga di pa nakakapanood, check it out. Kaya pala di ako nireplyan. Blinag pala nila. Binlog nila, sabi nila is, alam mo yung nangyari kay Claire sa Jordan, yung nasa finish line na tas natapilhok. Mm-hmm. Yun yung nangyari kay Derek. Siguro kasi totoo yung ganun, yung parang sobrang pagod mo. Yung nagsha-shutdown bigla yung paa mo. Oo, feeling ko. Kasi alam nilang close fight lang eh. Oo. Pero sobrang, feeling ko dinaya na lang yung editing nun na nasa likuran lang si yung kambal. Emily and Molly. Medyo feeling ko malayo. Medyo malayo na yung agwat nila. Hindi. Laging ganun ang editing sa finale. Kaya din ako magtataka kung matagal. Yung tipong kala for the pakaba. Oo, for the pakaba. Laging may ganun. Tapos laging may isang natitira sa final challenge. Pero naalala niyo yung isang season sa Amazing Race Asia. Ano siya? Nanood din ba kayo ng The Amazing Race Asia? Yung final three na sila, tapos ano na lang, yung tatlo na, di ba, naghahabulan. Yung isa nasa ano pa, nandun pa sa isang airport, di pa sila naka-arrive sa Singapore. Tapos yung kalaban nila, ginagawa na yung final challenge. Tapos yung isa, parang nahabol pa nila, yung late na nga silang nag-arrive dun sa flight, nahabol pa nila nung kinabukasan. Oh, yung nakapaa. Yung mag-asawa. No, parang yun. Tapos yung nag-third place pa yung isa dahil sobrang takot siyang tumawid dun sa... Tatawid kaya yata dun sa Resorts World Singapore. Ay, Resorts World Sentosa. Yun yung nawala na ngayon eh. Yung parang... Yung sa aeroplano na naiiba talaga yung ranking dahil nga delay yung flight, ganyan. Connecting flight. Oh, ngayon kasi parang 15 minutes... or 30 minutes na lang yung agwat mo doon sa ibang team. Oh, sobrang liit noon. Parang ang unfair para sa first place. Mm. Tapos ang unfair para... Wait lang. Nalala niyo isang challenge yung akala nila gagawa sila ng sculpture. Yung pala titibagin lang nila yung plaster doon sa... Oh, yung pala may tas masobra pala yung ano. Yung gusto na mag-give up ni Rich and Dom. Di ba? Tapos sila pa yung ano, sila yung yoga, di ba? Yung sa yoga ba? Yoga ba? Yung may na yung parang zen, yung kailangan happy lang. Donalyn level. Yung ano nga, yung motivational speaker. Oo. Tapos biglang sila yung, ayoko na. Let's take the final thing, I can't do this. Okay, ano pang? Next season, ganun. Ano yung asahan sa next season? Ang aga naman. Ay. Ano, sige. Next season, ano na ito, yung mga
legs na pinunta niya next season, more on... Nag-record na ba sila? Nag-start na ba? Na. Tapos na yung film nila. Tapos sa Wikipedia na yung mga kapunta nila ng bansa. More on... Fake news ako kanina. Sorry, guys. More on South America. Yung ano naman nila ngayon. Pero ano pa rin? Parang COVID-related. Ay, COVID rules pa din. Siguro. Kaka-record lang. October 2022 hanggang November. Ang mga pinuntahan ay... Puro mga ano. What? Sa Uruguay yung finale? The feeling ko alphabetical. Puro Amerika. Oo, puro Amerika nga. Okay, walang Filipino. Argentina, Barbados, Chile, Colombia. Pero mukhang okay to. Kasi leg one nila o Mexico na kagad. Pwede na. Pero ganun pa rin, parang COVID-19 rules pa din. For so sure, wala pa rin... Kanya-kanya pa rin. Isang flight lang din ulit. Ano pumalik nyo? Siyempre, ang huli nating pag-usapan yung mga nanalo. So, ito na nga, yung final three. Dahil na tanggal si Aubrey and David. So, ang nangyari, ang natirang teams ay mag-asawa si Luis and Michelle. Yung kambal si Emily at Molly. At siyempre, yung ating favorite ko ako na nga lang, Derek X at Claire. So yun, sa kanilang tatlo, umasa ba kayo na ano, parang ay, hindi man nanalo si Derek X at si Claire dito? Medyo umasa nga ako, Luis and Michelle. Umasa lang ako nung final challenge, yung piano-piano, na baka doon pwedeng maagawa siya ng first place. Pero wala. Advantage pa rin kay Derek dahil may background sa piano. So, nung nalaman ko yun, syempre pinapaint na sila yung editing. Pero na-feel ko na sila na talaga. Uh-huh. Tsaka medyo ano si Luis and Michelle, yung napapanik sila. So, di nila magawa in 10 seconds ba yun? So, 12 seconds. Oh, napaasa kong si Emily and Molly ang mananalo. Kasi the whole season, sa kada interview nila, laging may this is the adventure of a lifetime for us na ngayon lang nagkita. I think this is a good start for us twins. So feeling ko, yun yung magiging story ng season, yung long lost twins to amazing race winners. And magaling din naman kasi talaga sa na Emily and Molly, kahit pilay nga si Emily ba yun or si Molly. Parang ang dami nila nauungusan. So, tsaka di sila nag-aaway. Never yata sila nag-aaway sa ano. Siyempre, ano pa sila yung kinakapapa nila yung pagiging kambal nila na hindi sila magkasama ng matagal. May breakdowns pero nasa school. Never sila yung sinisi nila isa't isa. Parang more on ayaw niya na ma-depress yung isa dahil meron siyang pilay ganun. Tapos parang i-sisisihin niya yung sarili niya, parang ganun. Ganun yung story nila, di ba? Yes. Pero sa akin, syempre, feeling ko deserve na ni Derek X na sa dinami-dami, sinalihan niya tapos hindi siya mabigyan-bigyan ng yung at least close win man lang. At deserve niya to. Tsaka ni Claire din, deserve nilang dalawa na manalo na sa Amazing Race. And sana mabigyan siya ng chance sa Survivor. Parang hindi na. Kasi wala pa rin hanggang ngayon yung nakasali sa tatlong series eh. Oh. Pero merong isang nasa The Circle. Hindi siya nakasali sa Big Brother. Tsaka si Marvin, hindi siya nakasali sa Big Brother 24. Mm. Parang ganoon na nga eh, parang ngayon ano na siya, career na ang reality TV contestant. Yeah. Tsaka binabalik talaga nila yung mga sikat. Di ba sa The Traitors nga, merong lahat ng mga dating sikat na reality show players andun na. Let's go, Siri. Yun nga. Pero ito, kung hindi naman madalas ginagawa ng The Amazing Race yung mga all-stars. Pero sa tingin niya, sino sa kanila may chance bumalik? At never silang nagpapabalik ng nanalo na, so wala nang Derek X Claire. Yes. Feeling ko deserve ni Emily. Hindi ko ibabalik nila yung ano. Ibabalik nila yung... Yun nga. Yung si Lumumba at si Glenda. Feeling ko ibabalik nila. Kasi parang naging... As a character. Character siya si sila. Feeling ko pag nila yung all-star, ibabalik nila yung dalawang. Medyo boring nga yung ibang players dito. Hindi sila masyadong halata. Gaya nung unang natanggal, syempre, curse yun ng mga unang natatanggal. Hindi nyo maalala. Tsaka yung eto, si Kinton at tsaka si Mati, parang hindi sila masyadong
Andun sila, pero yung parang inisip mo, andito pa pala itong mga to. Lagi silang second last. Second to the kasi last. Kasi ang parang nasasapawan sila ng kapwa nila dancers. Dancer, parang, oh. Oo, parang pag dancer na isip mo agad, Aubrey at kasi Luis and Michelle. Sino oh, si Quinto? Tsaka hindi ko alam, mag-asawa pala sila. Oo. Oh. Mag-asawa ba sila? Totoo ba? Kasi may anak sila eh. Wait lang. Ha? Parang nabanggit nila yun eh. Joke lang, hindi pala. Kuy, masyado nung... Ba't may sabi niya may baby daw sila nung kapartner niya? Baka iba. Pero best friends lang sila. Baka may asawa lang yung isa. Double check, no? Best friends lang nakalagay dito. Okay, so hindi sila mag-asawa. May kanya-kanya siguro silang baby. Ayun. Overall, naging maganda yung season na to. Kasi ito yung... Ang interesting din mapanood ko nung gagawin nila kasi first si full season na may COVID. So, ayun, kahit nawala yung ibang pasigay sa flights, and at least, maganda pa rin yung pagkakakomment na sa mga contestants and nag-deliver naman yung mga iba na maging memorable tong season na to. So, ayun, okay siya yung season, pero para sa mga, yung mga, ito yung first season na napanood, parang hindi siya yung best representation ng Amazing Race. Kasi nakakamiss din yung, kasi sa season na to, parang every episode is roadblock, detour, yun lang yung pinaka, ano nila. Parang wala yung challenges in between. So, sa susunod, sana dumating na yung season na babalik na yung old Amazing Race. Pero sa season 34, okay sa akin yung winners. Super good ng cast. Lahat parang supportive. Maliban kay Sharik. ayun lang. Ayun lang naman. Okay, okay. Sa akin, ang masasabi ko lang parang since medyo nag-decline na din kasi yung ano eh. Dati, kung sa mga reality shows, number one nga yung Amazing Race sa pinaka-favorite ko. Pero parang yung mga recent seasons, bago pa nagka-COVID, parang hindi ako masyadong nag-enjoy. Kasi parang hindi rin yata nila binibigyan ng ano, ng parang yung mismong CBS. Parang sila mismo parang, nasa isip nila parang second na reality show lang to ng Survivor. Di ba minsan inaano nila yung parang, oh double episode ngayon, tapos next episode double episode. Yung parang nagiging ano siya, yung parang, oh tapusin nyo na lang to season na to, parang ganun. Pero dito sa season na to, parang since may COVID, na iba yung rules. Ano, yung sa pag-iba niya ng rules, parang mas, ano ba, paano ba sabihin? Parang mas nagkaroon ako ng interest ulit na parang, ay, mas gusto ko na ulit. Or dahil lang kay Derek X, siya kay Cliff. Feeling ko. Parang ano siya, parang dati ano pa ako yung parang, oh, may bagong napuntahan na country. Tapos ako parang gusto ko mag-travel doon. Di ba ganun yung ano, ganun yung feeling mo pag nanonood ka ng Amazing Race. Parang, ay may ganito palang bansa na ano, na gusto mo rin puntahan. Parang gusto ko rin sumali sa Amazing Race dati. Kaso sa Weekend Warriors ako sumali. By Drew Arellano. True or false? Hindi naman kasi Weekend Warrior. Iba yung ano ba yun? Hindi biyahe ni Drew yun, The Weekend Warriors. Hindi, sinerge ko. Anong ano? Weekend Getaway? Oo. Weekend Getaway, ang tawag dun sa mga ano, Weekend Warriors. Mm-mm. Ayan. Anyway, true yun. Totoo yun. Sumali kami. Tapos nag-cringe ako sa sarili ko. Kasi yung audition tape na parang ang cringe mo magsalita. Tapos college pa lang ako doon, nakakatawa. So dito na nagtatapos ang ating The Amazing Race 34 review. Congratulations kay Derek X and Claire dahil sa wakas nanalo na kayo. Woohoo! O, hindi man sa Big Brother. Feeling ko babalik siya sa Big Brother si Derek X. Si Claire hindi ko sure masyado, pero Derek X yung medyo superstar siya ngayon sa ano, mga reality show. Anyways, please follow this podcast on your favorite podcast apps at i-rate nyo ng 5 stars kung masaya kayo sa napakinggan nyo. I-follow nyo na din ang The Wuhoi page on Facebook para updated kayo sa mga bago kong original content. Subscribe na din kayo sa The Wuhoi channel on YouTube para naman sa mga bagong episodes ng The Domingo Fam Show, Up Close Macau Trails at Wuhoi Takbo Tayo. Kung may comments, suggestions, or any reactions tungkol sa episode na to, tag nyo ako sa Twitter, Instagram, TikTok, Kumu, or YouTube at Chikoy Wuhoi with the hashtag, The Wuhoi Podcast. Or email nyo ako sa chikoy@wuhoi.com. New episode of The Wuhoi Podcast is available every Wednesday at 3 p.m.
So ayun, thank you guys and bye-bye. Salamat. Thank you. Thank you for watching.